Duda ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na ayaw talaga ng ilang sektor ng makabagong sistema sa pantalan, kaya tinututulan nila ang planong pagpapatupad ng Trusted Operator Container Registry and Monitoring System o TOP-CRMS. Si Karen Velianda sa detalye. Rise and shine, Karen. Hindi na itutuloy ang pagpapatupad ng Trusted Operator Container Registry and Monitoring System o TOP-CRMS ng Philippine Ports Authority. Dapat kasundo ang status quo muna ang programa sa board meeting ng PPA nitong January 25. Isa sa dahilan ang open letter ng mga grupo ng negosyante kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumukontra sa programa. GET PPA General Manager Jay Santiago, hindi na iintindihan ng ilang business group ang layunin ng programa na pababain ang logistics cost sa mga pantalan. Sabi kasi ng mga negosyante, malaking pasanin ang insurance fee na sisingilin ng PPA sa bawat container van na ilalabas sa pantalan at madaragdagan ng 35 billion pesos ang annual import cost ito sa kabuuan. Kontra raw ito sa layunin ng programa na 980 pesos sa Container Protection Insurance kaysa magbayad ng 10 hanggang 30,000 pisong container deposit. They are assuming that these are additional charges. Again, I give everybody the benefit of the doubt na baka lang hindi nalilinawan or kung sino man yung talking heads, baka hindi nila talaga naman na nabasa mismo yung underlying document nito. Or I guess siguro kung hindi mo nabasa, obviously hindi mo napag-aralan at maybe there are just, you know, some certain sectors na they really don't want this. Sagot naman ang presidente ng Philippine Airporters Confederation Incorporated o PhilExport na si Sergio Ortiz Luis Jr., wala silang nakikitang benepisyo dito. I don't believe that it is a benefit that can be derived from this project. So I do not understand why when everybody sees that this is just as expensive, it will just rise the cost, and the benefits that are promised are not going to happen. As a matter of fact, we just confuse the issue. Why they still insist? Dismayado naman ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa status quo order ng TOP-CRMS na siyang direktang mabebenepisyohan ito dahil sila ang nagbabayad ng deposito na bawat container van sa mga shipping line. May buwelta sila sa open letter. Yung mga nandyan kasi yan, mga big boss yan, hindi naman yan napunta ng pier, hindi naman nila alam ang mga mechanics, ng detalye ng transaksyon. Yung mga yan ang naaalaman na lang, papel pagdating sa kanila. Pero tanungin nila yung kanilang mga logistics manager, so suporta yun sa, hindi sila, suportado nila ito. Gayunman, kumpiyansa ang PPA na magpapatuloy ang usapin para sa implementasyon ng TOP-CRMS na maglalagay din ng tracking mechanism sa mga container van. On the part of PPA management, we will continue on improving the system. So if the time comes that we are directed or mandated to implement this, we will be ready with the best possible version of the system. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.